Alam niyo bang sa halagang 1,800 pesos ay pwede ka nang magkaroon ng isang GPS cycling computer na katulad nito? Sobrang mura nun mga kabatak, pero ang tanong, sulit nga ba itong cycling computer na to? Anong klaseng cycling computer ito, tsaka saan nakakabili nito? Tsaka isang tanong na din, magiging reliable nga ba itong cycling computer na to? Lahat yan ay ang pag-uusapan natin dito sa videong ito. Kaya tara, simulan na natin agad mga kabatak. What's up sa inyo mga kabatak? Magandang araw nga pong muli. Nagbabalik na naman tayo sa isang video kung saan ngayong araw meron tayong mga boxes dito na i-unbox. May isa pa doon. Tatlong box to mga kabatak. Pero mag-focus lang tayo dito sa box na to. And as you can see, makikita nyo dito na nakalagay sa box ang IGP Sports. So ano nga ba ang IG Sports? Yan yung pag-uusapan natin mamaya. Ano din yung laman nito? Tsaka saan to ginagamit? Paano to ginagamit? Tsaka sulit nga ba kung bibili ka ng box na to? Ito mismo, itong laman na to. Pero bago yun, baka nagtataka kayo paano to dumating dito. So, ito po ay pinadala from China, tapos dumating sa bahay, and then pagdating sa bahay, pina-shift namin to in advance dito kila Sir Ben, sa bahay po nila, at maraming salamat po sa pag-accept. At ngayon, nandito na. So, tatlong box to. I-unbox din natin. Ito, mapapanood nyo din yung unboxing nito soon mga kabatak. So, ang laman nito ay Insta360 1X3. So, maybe alam nyo na kung gano'ng katagal to dun sa amin. So, sa Pasko natin to i-unbox, papag-giveaway natin. So, abangan nyo yun. So, going back mga kabatak, mag-focus tayo dito sa IGP Sports na to. Unang tanong, ano nga ba ang IGP Sports? So, kung hindi nyo pa alam, IGP Sports is one of the most reliable company na nagpo-provide ng mga cycling gears, especially cycling computer. Andyan yung kanilang mga bike computer, smart bike computer, mga cadence sensor, and heart rate monitoring. And I think ito yung laman nito. So, kapag dumating sa'yo yung item, makikita mo na typical na box lang to, tapos may nakalagay na IGP Sports dito, tsaka dito din sa likod. So tara, buksan na natin to mga kabatak. Mali nyo, pag-giveaway na din natin yung ilang laman dito, di ba? Kung hindi nyo pa napanood yung video ni Danny Biker, panoorin nyo doon dahil ito din yung box na in-unbox niya. Ibinalik niya lang. So pag-open ng box, meron tayo ditong makikita na mga other boxes like this. Dalawa, tatlo, apat, lima at anim na boxes mga kabatak. So ito lahat yung laman ng box mga kabatak. Meron tayo ditong speed sensor, tapos meron din tayong cadence sensor, meron tayong heart rate monitoring, and then in front bike mount, tapos meron tayo ditong dalawa, as in mga kabatak, dalawang bike computer. So isang IGP Sports na BSC100S, tsaka isa nito. Ito mas mahal to eh. Ito yung IGS 630, around 13,000 yata yung price nito. So gagawin natin to ng different video soon. So mag-focus lang tayo dito sa pinakamura. Ito ay 1,800 pesos lang na smart bike computer na. So sobrang mura nun sa isang bike computer, sa isang smart bike computer. Okay, alam kong may magtatanong nito. Ano daw bang pinagkaiba ng smart bike computer sa typical na bike computer o regular computer na nakikita natin? So going back mga kabatak, yung tinatawag natin na smart bike computer na katulad nito, ito yung mga cycling computer na hindi mo na kailangan ng speed sensor, cadence sensor para gumana or tumakbo ang iyong bike computer. So basically ginagamitan po ito ng GPS. It doesn't matter kung anong GPS signal yung ginagamit nila, pero i-check natin yung ginamit dito mismo sa cycling computer na to. Ang advantage nito unang-una ay hindi mo na kailangang mag-pair ng sensors, and hindi mo na din kailangang i-install yung mga sensor sa mismong bisikleta mo. But syempre, meron din tong mga disadvantages. Yung accuracy minsan kapag nasa ilalim ka ng tulay, medyo humihina. Pag nasa tunnel ka, humihina yan. And also, ang disadvantages din nito, sinasabi ng iba na it's not the same accuracy, hindi niya kayang kunin yung the same accuracy na nakukuha mo kapag gumagamit ka ng mga sensors. Pero kung mga typical bike ride ka lang naman, hindi ka naman nagte-training or something, hindi ka naman about data analysis, kung di gusto mo lang i-record yung ride mo, pwedeng-pwede mo tong gamitin. Sobrang mura, 1,800 lang. May mga features to na magaganda din na pwede nating i-check. Pero ngayon, tingnan muna natin yung inside the box.
Kapag binuksan mo yung box, makikita mo agad dito itong IGP Sports. Ito agad yung ating cycling computer. So ito siya mga kabatak, ito na yung ating smart bike computer. Physical appearance check lang tayo, plastic yung harapan, plastic. Din yung likod. Sa likod, makikita natin dito yung Garmin mount na tinatawag. Naging general term na to na ganito dapat pag cycling computer. So, pwede mong gamitin yung ibang mount mo para i-mount ito. Tapos, dito naman sa likod, makikita natin ang charging port na USB Type-C na. Tapos, dito naman sa harap, meron tayong dalawang button lang. Siyempre, hindi din mawawala ang ating user manual, tsaka mga mount. Ito yung basic mount na tinatawag, pero may kasama naman ng mount na to. So, pwede mo siyang gamitin dito. As you can see here, mga kabatak, napansin ko lang, what you see is what you get. So, ito yung mismong packaging at ito yung mismong cycling computer. Same thing with this, bike mount, and almost the same talaga. Ito din yung ating sensor, halos magkamukha lang. Ganun din dito. Tsaka dito sa heart rate, kung ano yung nakita mo sa packaging, yun mismo yung makukuha mo. At yun yung maganda dito. Going back mga kabatak dito sa ating cycling computer, ang design daw nito, sabi ni IGP Sports, is ultra thin design. So kung mahilig ka sa aerodynamic, medyo conscious ka doon, pwedeng makatulong daw yung design nito dahil manipis nga daw siya. So manipis naman talaga siya mga kabatak. The battery itself, sabi ng website, at kineclaim din nila na 40 hours daw yung duration nito. So hindi pa natin yung na-check kasi hindi pa natin to nagagamit. Pero syempre, kapag na-edit ko na yung video na to, nagamit ko na to for sure, at magbibigay na lang ako ng initial thoughts and reaction about dito. Okay, usapang GPS chips naman tayo mga kabatak. Yung chips na yun, yun yung nakalagay dito na supported na kumoconnect sa satellite para makuha yung exact position natin ng mas mabilis. And kiniklaim dito na meron silang Swish Clips na pwede sa GPS, GLONASS, Galileo, QZSS para makakuha ng mas mabilis na positioning or exact location kapag ikaw ay magbibisikleta or magra-ride. At nga pala, may mga function din ito na connected sa GPS. Mamaya i-explain ko yan. Katulad nito, no manual operation intelligent recording, more focus on riding. Yun yung sabi ni IGP Sports. Napakaganda nun. Pero ang ibig niya lang sabihin dito, support more than 10 automatic control function such as automatic backlight, which is, meron na yan sa mga dati pang cycling computer na na-review natin at alam na alam nyo na yan. Tapos meron din ditong auto record, auto post. Yung auto record, hindi ko pa yun nasubukan. Pero yung auto post na madalas na yan sa mga smart bike computer. Tapos meron din ditong auto return home, page, auto data upload, automatic lap, etc. You better focus on your riding, which is a very convenient para sa amin, especially kapag kapag katulad yung ride namin ngayon na medyo malayuan talaga. So medyo advantage talaga na hindi ka na masyadong titingin sa cycling computer mo. Ang sarap kaya nung i-hit mo lang yung record button, then bahala na siya sa buhay niya dyan. And then yun, i-check mo na lang, si-save mo na lang pag uwi mo or pagdating mo sa tutuluyan mo. So magandang feature yon dito sa IGP Sports. Okay, itong sasabihin ko, ito yung isa sa mga features na pinaka nagustuhan ko dito sa cycling computer na to. Pwede ka ditong mag-connect ng sensor mga kabatak. So usual sa mga smart bike computer, GPS smart bike computer, hindi mo na kailangan ng sensor. Ito din, hindi niya na din kailangan. Pero ang kagandahan dito, kung gusto mong maglagay ng sensor para sa accuracy, kung gusto mo nun, pwede kang mag-connect dito dahil supported nito ang mga sensor katulad ng cadence sensor, heart rate monitoring. So supported nitong smart bike computer na to. So wala pa akong nakita based on my experience, ha? Hindi ko alam yung ibang brand, pero based on my experience, yung mga smart bike computer, hindi sila supported na kumonect ng sensor, kasi nga meron na silang GPS sensor, pero ito supported siya. So sa halagang 1,800 pesos, sulit mo na agad ito mga kabatak. At isa pa mga kabatak, itong cycling computer na to is claiming na waterproof sila. So subukan natin. I hope hindi siya masira, ano. So bubuhusan natin siya ng tubig. And I hope hindi siya masira.
After a few minutes, mga kabatak, wala namang nangyari sa kanya. Regular pa din siya. So, syempre, hindi natin yan machi-check kasi nga, kailangan muna nating masubukan to sa heavy rain bago natin masabi. Pero usual talaga sa mga ganito, nagmo-moist siya sa loob. Yun yung isa sa mga problema. So, malalaman natin kung magmo-moist din ba to soon. Tapos, meron again tayo ditong mga other accessories. So, i-unbox lang natin to ng mabilis na mabilis. So, una ay itong IGPS sports bike mount. Ito yung cycling computer mount, mga kabatak, na usual din naman nating nakikita. Ang kaso, i-check lang natin siya. Yan, ito siya, mga kabatak. Gusto ko lang siyang malaman kung baliktaran ba. At yes, yan, baliktaran nga siya, mga kabatak. So what do I mean is, pwede mong tanggalin yung mount na to, tapos ililipat mo siya dito sa ilalim. So pwede mo siyang i-mount ng by left side or right side, pwedeng ganon. So yun siya, mga kabatak. And also pwede mo din, hindi ko sure itong information na to, pero yung iba nakikita ko naglalagay ng mount dito, GoPro mount. Pero pwedeng pwede naman yun para nasa ibabaw yung cycling computer mo, nasa ilalim yung camera mo. So pwede yun, ang gandang angulo nun sa mga racing. Tapos meron din siya ditong Allen key na kasama, maliit lang. So another one is IGP Sports heart rate monitoring, mga kabatak. So check lang natin dito kung anong itsura niya. So maybe ganyan lang din naman yan. So katulad lang din naman ng mga regular heart rate monitoring. So ito siya, tapos ito yung strap niya. So magkahiwalay sila. Oh, magkahiwalay nga sila. So ito yung strap niya, ito yung mismong heart rate monitoring. So ito hindi ko naman to magagamit eh. So ano kayang gagawin ko dito? Abangan natin sa dulo. Tapos meron din tayo ditong speed and cadence sensor. So ito, medyo confused ako dito kasi nakalagay dual module speed sensor. Usual kasi pag sinabing dual sensor, pwede mo siyang gamitin for speed and pwede mo din siyang gamitin for cadence. So pwede mo siyang paglipatin kasi yung speed, mga kabatak, nilalagay yon. Alam nyo naman, nilalagay yon sa ating mga rims, tapos yung cadence sa ating mga crank. Pero pwedeng kung ayaw mong gamitin yung cadence, pwedeng ilagay mo siya sa speed or vice versa. And yung iba, kasama pa nga yung power meter yata. I'm not sure. Pero ito, magkaibang mount. So, hindi mo pwede siguro, hindi ko sure kung pwede mong gamitin yung cadence sensor as speed sensor. So, kung bibili ka, siguro speed sensor ay mas mahalaga. Pero kung nagtitraining ka, bilhin mo na lahat. Kung hindi naman issue ang budget, diba? So, ganito yung itsura niya. Speed lang, ito lang siya. Tapos, ayan. Ito na mismo. So, speed sensor na siya. Pero ang kagandahan dito, maganda yung ano niya. Ang kagandahan dito, maganda yung mount niya, mga kabatak, ano. Yun yung isa sa major kong napansin. Maganda tong clip-in mount niya. Tapos may battery din siyang kasama dito. So, yun yung kapansin-pansin agad dito. Maganda siya, mga kabatak. At nagustuhan ko siya kasi usual dito sa mga ganito, ganito din yung ginagamit nilang mount. Kaya madalas, minsan, hindi naman madalas, minsan nalalaglag talaga. Yun yung issue doon. So honest issue yon sa mga ganong design na cadence and speed sensor. Pero yun na nga, overall, IGP Sports, maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng mga item na to. So soon, kaya... So yung mga sensors na to, hindi mo naman yan kailangan dito kasi pwede tong tumakbo kahit wala yung mga sensor. Pero dito, kailangan mo siya. Ito yung IGS630 ng IGP Sports. Ito around 12 to 15,000 yata ang presyo nitong cycling computer na to. Pero soon, i-review din natin yan. Tapos gagawa din tayo ng comparison nilang dalawa. Ang pinagkaiba lang nila, kaya may mga sensor tayo dito kasi dito natin yun gagamitin. And isa kasi sa mga problema ng mga GPS cycling computer, hindi mo siya pwedeng i-connect sa yung... Hindi mo siya pwedeng magamit nang walang sensor sa iyong mga cycling trainer. Ganito pala itsura niya kapag nilagay natin siya dito sa ating mount. Yan. I-clip lang natin and yun. Ang kagandahan dito, mga kabatak, hindi siya maalog. As in. Ayan, no? So maganda siya, mahigpit. Kasi kung GPS nga naman siya, hindi mo siya pwedeng i-connect. Ito pwede siya, mga kabatak. So susubukan natin to sa cycle class natin. Uploaded na ba yung video ko sa Cycle Plus? Yeah, uploaded na, mga kabatak, yung video natin sa Cycle Plus T1 bike trainer natin. So subukan nyo. At ayun, mga kabatak, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, ang hinihintay na announcement ng lahat, meron po akong pamasko sa inyo. Abangan nyo sa susunod na video. Maybe sa video ng Pasko, December 25 or December 24, dun yata yun ma-upload. Or maybe next year na, depende sa schedule kung masisiksik ko pang i-edit yung unboxing nitong box na to. So Insta360 yun, around 30,000 pesos yung presyo nun. Okay, maingay.
So, yun yung i-unbox natin, tapos ipapag-giveaway natin. So, tingnan natin kung paano. Basta, sisiksik natin yan. Kapag napapanood nyo yung video na to, it's December 10 kasi nakaschedule na po ito. So, makikita nyo yung after December 10, maybe mga 3 days before, nasa Zamboanga na po kami. So, maraming salamat. I hope patuloy nyo kaming supportahan sa ginagawa namin na to. Ganda ng lighting ko dito. Maputi ako dito. Dito ako dapat lagi pong may pwesto. Ngayon, salamat sa pag-suporta, panonood, and I hope patuloy nyo kaming supportahan. And salamat din, syempre, sa ating sponsor na IGP Sports. So, maraming salamat and good luck sa mga future giveaways natin. So, good luck sa inyo at madali lang naman yung mga mechanics noon. So, tingnan natin. At yun, patuloy nyong supportahan yung channel na to. Patuloy ko din po kayong bibigyan ng inspirasyon at sana'y maging inspirasyon din po ako sa inyo. Salamat mga kabatak. Ingat kayo. Thank you din pala kila Sir Arnel na nagpatuloy sa atin dito sa kanila. So, thank you, thank you, thank you and ingat mga kabatak.